Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang hali po ay mga kapos Tambayan. Ako po si Dion Malano aka Deonce. At solo ko po ngayon physically sa station. Pero by spiritual intervention, kasama po natin online by Skype, Atty. Nick Nangit aka J-Lo. Ani ka to, Gasay Masa. Kumusta? Kung estas tu, Adionse. O di, syempre, nandito tayo, Skype. Nagpaparamdam ako. Wait lang. Hindi lang yan. Meron pa tayo isang sorpresa. Mamaya, nasamahan din tayo, syempre, via Skype. Wow. Kumusta ka naman dyan? Ato, okay lang naman. Maganda ang ating topic ngayon. Pasensya na sa mga katambay at tambayers natin. Wala ako sa studio kasi, di ba, mahina pa ang signal natin dyan. Oo. Ako naman ay kailangan, kasi meron akong taping katatapos lang. Akala ko nga hindi ako aabot sa oras natin. Pero natapos naman na maaga. Kasama ko rin yung mga NCCA. Mapapanood nila ito, yung Padayon Hour sa November. Ay, maganda yan, maganda yan. Halloween. Padayon. Oo, Halloween special. Ay, Halloween special? Yes, Halloween special nila. Kaya, yun. Ngayon, tayo naman ay nandito kasi itutuloy sana natin ang ating nasimulan. Yes. Bali, part 2 ito. Yes. Anong topic natin ngayon, Dion, pala? Ang topic natin ngayon ay hinahanap ko. Charo, wait lang. Ang ating topic ay pagbumasto sa kalabisan at pangkasaysayang kawalan ng katarungan laban sa mga ratubo sa aspetong sining kultura at balikhaing kultura. Diba? Kasi alam mo, yan kasi ang tema ngayon ng NCIP. Sa pagdiriwang natin ng ating buwan ng katutubo, ang tema nila kasi ay to correct his... Yes po. Ayun. Laban sa mga katutubo. Lalo na pagdating sa sining, kultura at marikhaing kultura. Actually, inanyayahan ko si Commissioner Limpayan Sibuglas ulit sa NCIP. Phone patch siya, sabi niya. Ngayon si Sir Gonzales naman, Pablito Gonzales, hindi ko alam, hindi pa siya nagre-reply. Baka mamaya wala rin siyang signal. Pero itry natin. Pero makakasama natin din at nasa Skype din ata. Siyempre, walang iba kung hindi ang ating regular din na panauhin dito na isang cultural performer or performing artist din. Siguro ikaw na mas maganda magpakilala sa kanya. Nahiya ako eh. Ay! Wait lang, check muna natin kung nandiyan na siya, ha? Yes, sige, sige. Ayun. Hindi raw sumasagot ang ating wait lang. Papa, tawagan natin. Hindi na sagot. Antay na tayo ng konti kasi hindi raw sumasagot at tinatawagan nila. Tinatawagan ka raw pala. Pero narinig ko yung boses niya. Ewan ko kung narinig ninyo. Narinig mo ba? Ikaw na nakarinig, wala akong narinig. I'm here. Narinig ko yung boses niya. Ayun na pala siya. Nandito ako pero may problem yata sa camera. Teka lang, ha? Ayan. Ayusin yung camera niya. In any case, nakakatuwa. Kumusta birthday mo pala, Deonce? Normal lang. Wala naman masyadong ganap. Baka bukas. Ganun naman. Hello? Ayan siya, ako? Yes. Pinapakilala po namin ang ating resident karatubo specialist. Rico Ronyo on the line. Hello. Online na siya. Hindi siya Skype. Ano pa, may problema sa camera. Pero narinig natin yung kanyang presensya. Oo. Sige, bati ka, Rico, sa lahat ng nakikinig sa'yo, mga milyon-milyon mong tagahanga. Milyon-milyon talaga. So, good afternoon, maayong hapon, maayong udto sa mga nagapaminaw. And ewan ko, teka lang, tinatroubleshoot ko pa bakit hindi ako lumalabas sa camera. Anong problema nito? Tapos siya. Oo. Anyway, si Limpayen ba ay na-contact niyo na rin? Kasi sana ma-contact. I think may number siya. Saan? Kanino?
Binigay ko na dati pa. Alam na nila sa likod, okay, sa studio. Oo. Sige, kasi siya ay pwedeng phone patch daw. Phone kasi maganda rin. At saka si Aljun. Si Aljun pala sasama rin sa atin. Si Datu. Aljun Kayawan. Si mahal na Datu. Via Skype. Oh, via Skype din. Via Skype din. So, binanggit ko na si Kaya. Oo. Via Skype. Oo. Anyway, yun nga. Nakakatuwa na si Rico ay natanggap na niya yung pinadala ko pala. Nakakatuwa na umapit sa kanya. Ano pinadala mo? Ha? Ano pinadala mo? Ay! Ano sabihin? Love letter. Ay, love letter. Di ba pagmamahal? Sino basahin ko on air? Ay, 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 ay sa ating programa. Maraming salamat po. Joke lang. May kontrabida talaga. Siyempre, kailangan may kontrabida para maging successful yung pagkasama. Correct. Boring pag walang kaaway. Char. Tata dyan. Ayun, hindi ayun kasi na. Ito nga. Itong, ayan, sino yung nandyan na nasa linya na? May nakita ako. May nakita pero mukhang malabo ang screen ko. Teka, sino yung nandyan sa linya? Oo. Anyway, sige, ituloy natin. Oh. Kasi nga, ngayon, alam mo, nung nag-rehearsal kasi kami ng NCIB, yes, meron kasing online concert na gagawin. Ah, ayan. Ay, nasa linya lang pala si Rico. May hindi ka ba Skype? Camera niya eh. Saka Skype, alam control shift key. Teka lang, pinatroubleshoot ko pa. Muna, sige. Habang na inaayos ni Rico ang kanyang connection, ay nagkaroon kami ng ensayo. Nag-ensayo kami ng NCIP kasi tapos merong online katutubo concert na gagawin. Mm-hmm. At ito, I think ipalalabas sa katapusan ng buwan na ito, October. Kasi nga, ito yung culminating activity ng celebration ng Indigenous Peoples Month. At nakakatuwa kasi meron ng inihain na panukala sa BARMM na idinedesignate yata isang petsa, if I'm not mistaken, October 29 ata yun, na magiging IP Day, holiday. Oh, sa BARMM. Maganda yan. At least nagsimula na doon. Sana buong bansa. Kasi hindi lang naman sa Mindanao may mga katutubo. Mula Luzon hanggang Mindanao, talagang maraming katutubo. At alam mo kung nakita mo yung mapa talaga ng Pilipinas, masis sa mga katutubo, bawat isla may mga katutubo tayo. Siyempre. Kasi yan naman talaga ang mga ninuno natin. Oo. So abangan nila yan, yung online concert na yan na gagawin namin. At yun nga, ipalalabas ito online. So lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ay mapapanood dito. Nakatuwa naman. Okay. Is that NCN, di ba? NCIP. NCIP, okay. Oo. Oo. At suot ko nga yung ano yun, yung binigay nila sa akin. Ayan o, ay, ang ganda. Diba? May tunog pa siya eh. Ayan o, may mga bells. May mga bells. Oh, normal naman ang bells sa kanila. Correct. Tinaas ko lang para makita ng mga nakikinig sa nanonood sa atin. Mm-hmm. Tinaas ko lang siya para makita nila. Ayan, ayun, nagpapasalamat ako. Mm-hmm. So, habang inaayos pa ni Rico, mamayang gabi ulit yung YouTube live ko at mamimigay na naman ako ng talisman. Ay, wow! Mamigay ka na naman pala. Napaka-generous mo na, Tony Nick. Pang ano na yan, pang salubong sa 2021. Kasi ayun, kailangan pasayahin natin ang lahat siyempre ng mga tambayers at katambay natin. Oo. Ayun, alam mo ba, yung nga, nung nag-ensayo kami, kasama din namin si Bayang Barrios, ha? Oo, talaga? Si Bayang Barrios. Oo, kasama din namin siya, si Bayang Barrios. Ngayon, alam mo, napag-usapan namin yung tinatawag na cultural misappropriation. Kasi nga, usapan yung na pang oo, nabanggit namin at ito ay i-share ko rin sa aking page dito sa Facebook. Mm-hmm. Share ko yung tungkol sa kay Catriona Gray, di ba? Mm-hmm. Na oo, na may hiniram na kagamitan galing sa isang katutubo tapos pinangakuan ng grupo nila pero hindi tinupad at hindi man lang daw nagpasalamat kasi yung pinahiram na gamit na yon ay personal sa community sa mismong katutubo. Hindi siya pag-aari ng LGU. Ang hindi maganda rito ay hindi nagpasalamat. Bukod pa sa hindi daw nabayaran ng buo yung talagang pinangako na ibabayad.
dito usapin, iliwanagin natin ha, hindi ito usapin na hindi nagbayad. Usapin ito ng pasasalamat. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nagpapasalamat. Ngayon, may nagsalita ro sa NCCA, kinuwento sa akin ni Aljun, na sinabi daw, bakit ngayon lang daw lumanta dito? Dapat daw noong pa, sinabi na daw ito. Ang problema, alam mo, ang mga katutubo, hindi naman sila nasa kapatagan eh. Nasa bundok sila, di ba? So, media, wala ring internet connection. So, how can they expect na magpapaalala? At saka, una sa lahat, sino ba may obligasyon? Yung katutubo ang hihingi ng pasasalamat? O yung taong dapat magbigay ng pasasalamat? Di ba? Sino may obligasyon? Ikaw na nanghiram? Ikaw ba ang dapat na mauna o yung taong hiniraman mo, kailangan ba lapitan ka pa at sabihin sa'yo, uy, magpasalamat ka sa akin. Napaka mali yung pananaw, di ba? Dapat tumingin sila. Uy, walang anuman. Gumana lang sila. Walang anuman. Pero dapat, yung humiram ang nanguna at nagsabi ng salamat. Hindi, talagang umabot lumagpas na ng isang taon. Kaya yun na naging problema. So, yun na, ipinarating to. Pero alam na rin pata, ayan na si Aljun. Aljun? Hello, magandang hapon. Magandang hapon po sa atin lahat. Ayun si Aljun, si Rico na lang. Rico, ayan si Aljun. Naririnig niyo ba ako? Ayun si Rico. Yes. Si Aljun nandiyan. Si Rico na lang. Pero naririnig niyo ako, di ba? Oh, wait, yes. Okay lang. Inaayos lang may ko problem yung talaga. Mga bagay-bagay, so, ha? Hindi. Hindi ko alam kung paano ayusin, pero sige, ito na lang ating i-consider itong audio call na lang ako. Pwede, parang phone patch na lang rin. Sige, nakikinig ako. Oo. Papatiin natin si si Datu Agong, Aljun. Bati ka naman sa mga nakikinig sa atin. Madadyaw na idaw, tiyo-tibo mungusun ko kanit banwa at silatan no naliyagan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Aljun Kayawan. Galing sa tribong Manubo Agusano ng Agusan del Sur. Ayun na siya. Karahan ko pong mapabilang dito sa panayam na ito at usapin. Okay. Maraming salamat, Aljun, at nakapanayam ka namin muli. Alam mo, nasa linya natin si Rico Roño din. Yung alam may problema sa sa video. Pero itry natin, sa camera. Baka sakaling mamaya makakonect siya. Pero ito nga, nasimulan na natin ang ating talakayan. At mas mahaba ang ating oras ngayon. Yung nga tungkol kay Catriona Gray. Di ba napag-usapan natin yan nung ensayo tayo? Yes. At sige nga, pakidagdagan mo yung kwento, Aljun, kung ano yung sinabi sa iyo nung taga-NCCA. Hindi naman parang tinanong lang naman nila kung sino yung nag-complain. Mm-mm. So sinabi ko lang na kasi it was 2 years ago na din. Mm-mm. And then siguro ngayon lang nagkaroon ng access yung katutubo. Mm-mm. Na maibahagi yung kwento na nangyari sa kanya. Kaya si Miss Catriona, isa ding ehemplo sa lipunan. Kaya parang naghanap din ako ng paraan kung paano siya makonek. Kaya, ayun. So, intayin natin kung anong ang sasabihin nila. Actually nga, si Sir Pablito Gonzales ng NCCA ay nangako na dapat ngayon ay makakapanayam din natin siya at i-update niya tayo. Pero intayin lang natin yon. Siguro, pagka nag-mensahe siya sa akin, ipapahayag na lang natin Dionce dito sa programa natin kung ano ang stand naman ng grupo ni na Catriona Gray. Kasi ang hinihiling lang naman itong ating kapatid Manobo. Tiboli siya. Tiboli. Ang kapatid natin Tiboli ay magpasalamat. So itayin natin yun. So anyway, ayan. Ngayon, puntahan na natin itong historical injustices. So siguro simulan natin, Rico, ano yung mga napupuna mo o napapansin mong mga kawalan ng hustisya pagdating sa mga katutubo? Okay, number one, first, they experience discrimination, stereotyping. Yung talaga number one. Tapos-tapos. Hindi na natapos-tapos until now and naging norm na siya na, uy, nitibo. It's a discriminatory and derogatory term sa mga taong walang, di ba yun? For the natives talaga. And to think, yun siya ang number one. Mm-hmm. And second, ang mga recognition
sa mga heroes natin na katutubo na hindi na-publish sa aklat, sa mga aklat. Kasi they fought against the colonizers din. Bakit puro lang Tagaluzon and Visayas? Bakit sila Rizal lang? Mm-mm. Paano naman sila Dato Mangulayon? Sina, diba? Tama. Oo. Sundan natin yung sinabi ni Rico, no? Unahin natin yung binanggit niya na diskriminasyon. Alam mo, totoo yan. Kasi, di ba, alam mo, sa alam nyo, ano, mga katambay-tambayers, sa buong Pilipinas, palagi ang nakikita natin mga commercials sa TV, glutathione. Kailangan magpaputi. Yes, diba? Kailangan magpaputi. Diba? Yan ang concept. Oo, yan ang konsepto ng kagandahan. Kaya tuloy, kapag may nakita kang katutubo na babad sa araw, laging nasa dagat or nasa bundok, tapos yung kulay nila, sabi natin, medyo naging nag-darken na, di ba? Isipin ka ganda, ay, mababang uri, okay, sabi ganyan, hindi naliligo. Yung mga ganun ba na nakakasakit? Di ba? Hindi maganda yun eh. At saka alam mo, napansin ko, ano, kasi karamihan sa mga katutubo natin, hindi naman karamihan, kundi maraming katutubo tayo na hindi nagchichinelas, di ba? Yeah. Minsan nakapaalan sila sa bundok kasi they have to be grounded, earthing ang tawag doon. Tapos iisipin nila na mahirap, o walang pambili, o kaya sabi ganyan, nakapaalan. Mababa ang tingin. Tama ba yan? Di ba, ano napapansin mo, Datu Agong? Sa akin, hindi kami mahirap. Kasi yun yung kinalakihan namin. Kung mangyari man na magkaroon ng, sana may hindi, pero kung mangyari na magkaroon ng pandemic ulit, ang magsusurvive ang mga katutubo. Kasi nasa amin lahat ng resources, pagkain, tubig, malinis na hangin, nasa amin lahat. Kaya nature kasi namin yun eh, doon yung pera kasi is hindi kailangan sa bukid eh. Sipag at tiyaga, kaya hindi ko sinasabing kasi nasa bundok kami ay mahihirap, kaya mali. Gusto kong baguhin yun na nasa isipan ng mga tao na pag nakakita ng katutubo, mahirap. Mm-mm. Hindi ganun. Tama. Kasi nga, di ba, mga ati, may mga ati nung sumabog ang Mount Pinatubo, naalala mo diyon, di ba, yung mga ati, nagpuntahan sa Maynila, pagkatapos, syempre wala sila makain, saan sila kukuha ng pagkain nila, nagsimabaan sila ng bundok, tapos iisipin ng mga tao, mga namamalimos, yung ganun kababa, yun ang dapat tanggalin natin, kasi itong mga taong to, ay hindi naman sila mahirap, tama yung sinabi ni Aljun, na itong mga to, ang magsosurvive sa pandemic, kaya yun dapat tanggalin natin, kaya tama rin sinabi ni Rico na alisin itong diskriminasyon na ito. Dapat nga mas tingalain pa nga sila dahil sa kanilang na i-contribute sa kultura ng Pilipino. Ngayon, yung pangalawang binanggit ni Rico, yung sinabi niyang recognition ng mga lumaban sa mga colonizers natin. Totoo yun. Kasi ang alam ko lang, ako, lumaki ako sa mga aklat, ang mga heroes o yung mga bayani natin, puro sa Luzon, di ba? O kaya meron din sa Visayas, pero kakunti lang, hindi ko nga kilala, wala nga akong alam na taga Mindanao. At may binanggit si Rico dito. Halimbawa, Rico, magbanggit ka ng pangalan ng sinasabi mo at ano ang nagawa niya laban sa mga colonizers. Hello, yes, nakaririnig pa ba ako? Yes, no. I feel yes, so yes. Outcast. para kung aswang na boses na hindi. Okay lang yan. Yeah. Mga Americans, resistance sa Americans, to be specific, ito sila. Yung pag-grab sa kanilang mga land. Kaya ito yung pinaglalaban ng IPRALO, yung ancestral domain. And gusto ko din i-add sa kay Datu Aljun yung sinabi niya na sila, ang mga natives, itong mga katutubo natin na magsusurvive because, number one, they know how nature works. Yes, and they know how to harness the goods from the nature without exploiting it. I love that. Yun yung dapat. And tayong mga taga-Patag, we should learn from them. Tama. We should yun. So yun sila, yun, balik tayo doon. Yun yung dalawang alam ko, and marami pa kasi kami naman dito sa Davao sa Theater Hub core group namin, yung mga cultural workers. We are gathering itong mga names, itong mga unsung heroes natin, ang mga katutubo sa Mindanao. We will be doing an online exhibit and yung mga visual artists, they will reimagine their faces.
Sabihan mo kami para i-promote natin yan, Dionce, di ba? Yes, sabihan mo kami, Rico. Oo naman, I will be posting them. Like what I posted kanina, yung mga masks, yung facial mask na ginawa ng kaibigan ko na cultural worker rin. Inspired siya from the designs. Speaking of the mga masks, kasi meron nga akong pinakita kina Dato at saka kina commissioner nitong nag-ensayo kami na scarf. Kaya lang, meron kasi tayong konsepto na cultural misappropriation, di ba? Yes, correct. Siguro, yung pinakita kong yon without ano ha, giving any judgment, ano, kasi merong isang online seller ng scarf mask na ang gumagawa daw yung ang cultural community gumagawa noon. Ngayon, pinakita ko yan kina Aljun. Tapos may mga komento si Aljun. Aljun, ano yung napansin mo dun sa scarf mask na yun? Hindi siya akma sa tunay na ginagawa ng tribo. At nagiging trade kasi siya eh. Ang nangyayari kasi, pasensya na po sa mga kaibigan ko, mga designer. Alam kong mahirap ngayon, nagharap tayo ng paraan para kumita. Pero kung pagsira ng isang kultura or pagbago ng isang kultura, ang way para kumita ay sana wag na lang po nating gawin. Yes, maraming nangyayari na kunyari may isang grupo or they are concerned for this indigenous community, pupunta doon, bibilhin yung mga kagamitan, kasuotan at design. Tapos ibibenta? Hindi. 10 piraso lang binenta. Because, 10 piraso lang yung binili. Because na pumunta kasi sila doon, yung mga tao, lahat thought na akala nila na lahat ng binibenta ng designer ay galing mismo sa tribo. Hindi nila alam na kinokopya lang pala. Nire-reproduce, binibigyan pa ng mga brand name sa likod. May so, kilala ko ganyan. Maraming ganyan ang nangyayari ngayon na we don't, kung ganun lang din naman ang pag-promote nyo sa amin, we don't need you because we are here. Mga tunay na katutubo na nagpo-promote ng tunay at tama kung ano ang mali at tama. Hoy, may share lang ako, ha? Conviction mo. Ay, sige. May share ako. Nung mga sa ano kami, sa Langgani kami, punta kami sa mga Manob. Tapos nag-ibit sa mga accessories nila. Kasama ko yung NCCA noon a few years ago. Inubos talaga namin yung benta nila. Hanggang ngayon, nasa akin pa yung mga binili ko. Nakatuwa. Wow. Yun yung maganda, di ba? To add additional lang yun kay Dato. Sige. Yun, yes, I agree that you can, lalo na ngayon na expose na kayo sa social media and yes, natututo kayong to be sustainable on your own. It's a good sign, di ba? Mm. However, ito naman, comment ko lang yun sa scarf kasi isa ako sa nag-share noon eh. And I really admired the craftsmanship. Ito naman ang, ito yung point of view ko kasi ito maganda kasi meron tayong dialogue, ano? Maganda to. Yun yung nagandahan ko kasi first, katutubo ang gumawa. I don't know if it's true, ha? Well, katutubo talaga good. However, kasi naman, di ba, yung design, zinom ko kasi yung photo, yung design and yung approach ng mask scarf, it's created by Ate Boli, but the designs are not really based from their traditional designs naman. Parang meron siyang modern approach. Kaya lang, I'm not sure then kasi iba-iba tayo ng reaction. But somehow, it's better than yung sa mga designers. Oh my God. Sorry na lang sa mga kakilala ko na designers. It's better than yung sa mga designers na nangungopia ng designs ng katutubo. Yung sabi ni Dato Aljo na nire-reproduce nila without understanding what is the meaning of those designs, the patterns. Hindi ko alam ang pattern is like a census sa kanila. It's sa diyan nakatala, di ba? Dato, diyan nakatala kung saan ka nakatira. Yeah, sa tribo namin, hindi pwede na bibili ka ng design. Pagpupunta ka doon, is made parang titingnan. Especially for you, kailangan ipanaginip pa yun. Dadaan pa yun panaginip bago yun gawin. Exactly. Yung kung anong nakita sa panaginip bago gawin. Kaya hindi yun may i-print mo lang tapos tingnan mo para kopyahin. Dato Aljun, may mga Dreamweavers pa kayo?
Yes, marami po sa amin. Ang tawag po sa amin is... Anong tawag sa inyo? Matawag sa amin ay suyam. Suyam. Embroidery. Hindi ko lang... Ayaw kaya... Maraming pumapasok sa amin na design. Hindi ko masyadong sinishare kahit alam kong maganda at angat. Hindi ko masyadong... Kasi natatakot akong kopyahin. At darating... Kasi kaya ngayon sabi ko, we don't need you to promote our own culture. Kung sisirain nyo lang naman. Yeah. Pero kung nandoon kayo para tumulong, maraming salamat po. Yeah, how about... Okay, sige. Hindi, ang ganito, maganda yung napapag-usapan natin to, no? Kasi ang nakikita ko rito, may dalawang interests kasi, maybe not interests, kundi may dalawang points of view. Ang isang point of view ay yung point of view ng mga katutubo na kailangan igalang ang kanilang mga nilikha dahil ito ay may kinalaman sa kanilang mga paniniwala at saka sa kalikasan, di ba? Yun yung isang point of view o punto de vista. Mm. Ang pangalawang punto de vista naman natin ay yung kagustuhan rin naman ng mga artists na mapalaganap ang mga katutubong ginawa ang mga ginawa ng mga katutubo, siguro naman without intending any harm. Yung nga lang, wala rin silang alam kasi. So, kumbaga, may kakulangan sa knowledge, di ba? Sa batas ng tribo, may tinatawag na FPIC o Free Prior Information Consent. So, kung gusto mong tumulong, pumunta ka sa community, correct, makiusap ka, nagamitin mo sa tama at mapaintindi ng isang community na ganito ang paggawa niyan at ganito lang ang pwede gawin niyan. Kagaya ng nangyayari dito sa Northern Tribes, sa ating mga kapatid na Igorot, mayroon silang wave na ginagawa, gagawin lang yun para ibalot ng patay. Yes. Ang nangyayari, meron. Ang nangyayari ginagawa na dito mga jacket, ginagawa. Isa yung pangbalot ng patay. Ay, may kikwento ko. May dadagdag ako dyan, ha. Pasensya na muna, ha. Bago natin bigay yung floor din kay Rico, no. Kasi nagkaroon ako ng isang spirit quest. Kasi nga Mangko Friday, di ba? Nagkaroon ako ng isang spirit quest. Yung pamilya, meron silang binili, natuwa sila. May binili sila na gamit. Tapos nilagay nila sa mismong bahay nila. Okay? At dinisplay nila. Okay, tapos ayan, nagsimula na may magparamdam, may mga kung ano na sila nakikita, napapangungot na, ganyan. Tapos, nung nag-quest kami, natukoy namin, kasi sabi namin, merong bagay kayo na ipinasok sa bahay na ito na mali, bakit nyo nilagay dito? Finally, nakita namin, alam mo ba yung binili nila? Ano? Ay, pampurol. Ginagamit sa kamatayan, paghatid ng kaluluwa. Kaya pala, nung nilagay nila, nag-a-attract sila ng mga kaluluwa. Yan ang sinasabi natin na, kagaya niya, sabi nga ni Datu, yung mga sa Northern Tribes, mga binuburol, tapos gagawing jacket. Eh, good luck sa magsusuot, di ba? Ano talaga yun? Meron ding isang nakita ko sa fashion show, ang isang tabi ng isang manubo, ubo, ginawang damit ng aso. Yun talaga. Sobrang sakit no na makita ko, sikat pa na designer yung gumawa. Tapos sabi ko, alam mo, nabanggit mo rin naman, Rico, na may mga designers na ganyan. Ako, yes, magbabanggit ako ng pangalan kasi kaibigan ko naman, ano? Pero maganda rin mabigyan natin sila siguro in another episode ng pagkakataon magpaliwanag. Kaibigan ko siya, si Barge Ramos. Nabanggit ako ng pangalan. Barge Ramos. Pero marami pa yan iba. Maganda maimbitahan natin yung mga designers ng Pilipinas. Ano? Kasi sila, I don't think naman na intention nila manakit. Kaya lang, kasi ang pinag-usapan natin dito, yung tinatawag na cultural misappropriation. Na meron talagang ginawa para sa isang layunin. Pero kapag hinaluan na nila ng kanilang creativity or imagination, naiiba. Ito yung gusto kong sabihin, attorney. Yes, go. Continuing with that. First, meron tayong mga designers na dumaan naman in fairness sa FPIC, itong free prior information consent and informed consent. However, ang problem is the depth of their understanding kung paano ang thought process of creating this design. Yes. Diba? Eh, ito yung ginagawa namin sa cultural workers kasi we need to be culturally sensitive at the same time. Una, yes, when we create, kasi kami ang gumagawa din. Oo. Kasi may times na, yun nga, yan sa mga costuming namin,
kami mismo ang gumagawa ng costumes namin instead na magpagawa kami sa mga katutubo. Kasi it takes a lot of time talaga. And hindi, di ba, may mga show kami na kailangan ma-meet yung deadline na merong technical rehearsals. So we create this. Now, ang ginagawa namin, ito talaga, iniintindi namin yung process ng design. Tinitingnan namin kung anong motifs niya. But however, hindi namin ginagamit yung the same rhythm ng pattern ng design kasi meron yung meaning eh. Oo, tama. Oo, so nilalagyan namin, pinupersonalize namin based sa aming personality yung design mismo. And we are, meron kaming disclaimer na sinasabi, this costume is not authentic. It is only inspired from the indigenous community, inspired from the design. So, tama. I-understand nila ang inspiration. They can, ewan ko dato kung tama ba to, they can draw tama yun kung paano siya ginawa. May isang ano, may isang high rank position sa Pilipinas na isang politician, pangalawa sa pinaka high rank. At nagsuot lang siya ng t-shirt na may borda at tinawag niya itong native attire. Yes, isang hindi katanggap-tanggap para sa amin na isa ka sa ehemplo sa lipunan tapos nagpo-promote ka ng mali. Yes. Kasi hindi lahat ng may parehas ng design kasi lang lahat ang iba kopya ay katutubo na. Kagaya lang din sa tao, maraming fake dato, fake katutubo, nagpapanggap na katutubo para makuha yung benefits. Correct. Kung ano yung benefits ng isang katutubo. Exactly. Kaya maraming gustong taong magpa-adapt sa tribo na gusto maging dato, gusto maging bae. Kasi alam nila yung rights and alam nila yung benefits. Kaya ganun din yung mga yung isang politician na isang high rank politician na sana isa ka sana sa mag-promote ng tama, sana wag mali-mali para hindi malito yung tao. Yan yung 4 times 14 and 1,600. Oh, kilala na mga viewers natin. Kilala na lahat. Yan yung nagbabarunong. Oo, yan yung... at dahil dyan, more on that. Break muna tayo mga kapatid. Sige, Alice. Break mo kami. Yes. Oh my God. Na-trigger ako ha. Break po muna tayo. We'll be back. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Nabagal ng hali po ako. Dion Malano, a.k.a. Dion. Say welcome po. Welcome back po sa Tambayan. Siyempre kasama po rin po via Skypes, marami. Attorney Nick Nugget, a.k.a. Jaylen and Dato Aljun, and also sa linya at telepono, Rico. Again, oo. Batingin ko muna sila. Adyo sa'yo. Maayong ugta sa inyong tanan. Ayan, diba, nagpunta siya. Yes, may sample. Fruit. Go. Go, sample, Aljun. hindi ako marunong. Ano lang to po for my opening sa aking mga chan. Okay. Pero okay lang yan, oo. Try natin si Rico kasi sabi niya mag-log out daw siya and then babalik siya. Okay, hindi ako makabalik kung mag-log out ako. Okay lang, oo. Lang ako. I'll stay. Correct. Still my voice. Sana all nagsistay. Talaga diyon. Hugot talaga. Yung iba pinapaalis na pero stay pa rin. Ayun lang. Talaga buhay. Iba din naman yun. Ayun na nga, mag-usapan tayo. May isang high-ranking government official ang nagsuot ng t-shirt. Oo, naputi. Tapos, yun nga, ang tawag nga namin, cultural misappropriation, di ba? Kasi nga, kulang sa sensitivity ang mga gumagamit ito. Alam nyo, meron kasi tayong tinatawag na artistic license din na parang sa musika rin yan eh. Yung pag may marinig ka, tapos i-arregluhin mo. Pwede rin yan gawin, provided hindi ka lalayo dun sa original na intention. Yes. Kaya kahit na bagit ni Rico, ang original intention ng katutubo nung ginawa itong mga ganitong gamit or bagay, ay naiiba kapag meron na nag-interpret noon. So dapat maging culturally sensitive sila. And I think maganda maibitahan lang din natin yung mga siguro sa part 3 natin, maski hindi na katutubo month, mag-try tayo mag-invite ng mga designers naman. Ayan. Para makapagpaliwanag sila, di ba? Ngayon, punta tayo doon sa talakayan naman natin na misrepresentation naman. Na nagpapanggap kasi
alam natin na merong mga bagay-bagay na nagagamit, pero meron din naman na mga tao na magpapakilala na kunwari sila ay katutubo. Pero hindi naman, di ba? Marami. Yan, mga... Yan. Sige nga, oh. Anong karanasan ninyo? Tanungin natin si Rico at saka si Aljun. Kahit na sino sa inyo. Sa akin, napunta ako sa isang paaralan dito. Sikat na universidad dito sa Manila. Mm-hmm. Tapos, ininbitahan nila ako kasi nag-open na sila ng Indigenous Center. Kaya ako naman, basta all about my tribe, mapromote ko yung tribo. Mm-hmm. Kahit ako pa, kahit piso lang ibayad or ayoko talaga magpabayad pag abot sa tribo ko, pupunta at pupunta ako, maulan, mainit. Mm-hmm. Nangyari doon, nagpakilala na galing daw yung grupo na yun is galing sa tribo. Yes. Tapos nag-ritual sila doon sa stage na hindi tama. Sabi ko, paano sila naging tribo? Hindi tama yung pagputol ng pagkatay ng manok, pagkanta, pagsayaw, hindi tama. Tapos nagdoon sila nagkamali, nagpakilala sila na taga-amin daw sila. So yung alam ko yung kultura namin. So sabi ko, may mga nagpapanggap at sila itong mga nagrarally. Yes, correct. Oh my God! Marami alam ako dyan. Kunyari ang nagsusuot ng katutubo, hindi naman katutubo, kasi may mga sariling interest kasi sila. Humihingi sila ng mga ayuda, mga donasyon galing international group para kuno sa mga tribo. Pero sa kanila pala napupunta yun. Yung ibang fund doon, yun pa yung nagagamit para patayin yung tunay na katutubo. Totoo. Rico, ano naman ang masasabi mo tungkol sa mga nag-represent? Sa mga fraud. Sa mga peke. Ayan, fraud. Mga peke. Meron, I don't know, kasi sa NCCA, I'm sure aware nito si Dionce kung saan ka ba na part sa NCCA. Conservation ako natin. Based siya sa abroad. Mm-hmm. And may title siya Putri. Hindi ko na nasasabi ng pangalan kasi nga, we are in a small community. Mm-hmm. And ayoko ma-quote pa, parang hindi pa ako ganun ka-strong muna. Mm-hmm. She claims na princess siya, pero well, she is a Christian. Oo. She is a fraud na ganito. Hindi siya royal blood. Uh-oh. And then, okay naman yung advocacy niya. It's good yung goal niya to preserve and to promote this specific culture. I'll say na lang yung culture, Maranao. Mm-mm. Tama rin naman. However, parang hindi ko kaya. Hindi, di ba, anyone who is in their sanity cannot claim themselves to be royalty. Para lang magkaroon siya ng conviction, parang masatisfy lang na, I am legit. But no, you're not legit. What you are doing, just do your best as long as you are truthful, mapa-authentic ka man, mapa-royal or hindi, makikita at kita yun. And lalabas na lalabas yung gawa mo. At least naman yun yung comment ko doon sa sinabi ni Dato Aljun, yung nag-ritual, yung mga frauds. Parang ito mga makibaka, wag susuko, ito mga ganun. Naghahakot ng mga nitibo tapos ginagawa silang front line. Mm-hmm. And sila yung naungunguna sa mga lumad killings. Oo. Yan talaga. Yung I feel you, Dato, na alam mo yun na tumatayo yung balahibo ko na nasusuka ako kasi ba't kayo nagperform ng ritual sa stage na mali o kamali? Second, yun ba yung purpose niya? Tama. Meron ba tayong gathering? Are we blessing a land? Yes. Magpuputol pa tayo ng kahoy, kakatay ba tayo? At wala sa kultura ng tribo ang mag-rally. Yes. Peace lovers at ang mga... At parang ano rin yan, parang pag maalala nyo yung upos na katol, nagsindi sila ng kandila, may tatlong hunghang, tatlong tanga, na nagsindi ng kandila sa gate ng katol network. Si isa yata doon, si... Sino ba yun? Carla Estrada ata. Hindi ko maalala kung sino. Basta tatlo sila. Nagsindi ng katol. Bilang isang mangkukulam kagaya ko,
na the weekend, hindi ka basta-basta gagawa noon. Una, mali ang kulay ng kandila. Pangalawa, mali ang ritual. Tapos hinaluan pa nila ng pagrosaryo. Halo-halo na ang pinagagawa. Kaya tuloy, ito naman ang nangyari. Talaga nagsara ang kanilang stasyon, di ba? Bunga ng kanilang katangahan. So, ganun din ang mga ginagawa nila. Niloloko nila yung mga katutubo na papag-performin nila o kaya gagawin nilang pangsanggalang sa mga kalokohan nila, di ba? At dapat matigil ito, itong misrepresentation na ito. And alam mo, attorney, to add up to the fire we are doing. Yes. Yung sa paggamit sa mga katutubo as front lines. Yun. Pero merong, anong tawag nito? Kinontain nila sa isang place itong mga katutubo. Uh-oh. And itong mga katutubo, uh-oh, gusto nang bumalik sa, of course, di ba, kung doon ka lumaki, you uh-oh are longing for your natural habitat. Yes. Yan yung your homeland. Kasi tama, hindi ka akma doon sa place na to, sa city. Alam mo, ayaw nilang pauwiin. Uh-uh. And kinip nila ito sa public, ha? Uh-uh. May nag-suicide. Hindi ako sure kung ilan ang nag-suicide na katutubo sa loob ng compound na yon. Oh. And it wasn't news. Kaya nga, gusto ko nang matapos tong pandemic because gusto ko nang gawin yung peace ko. Yung nang kinuwento sa attorney, yung... Yes. It's a wake-up call at the same time rin sa mga yung hindi walang access sa education na katutubo natin na you are sustaining, you are sustainable. Oo, kaya, tama. Pa lang, wag kayong, you are unique. Wag niyong i-adapt kung anong mainstream na nilalabas sa media. Yes. Diba, we can survive in our own ways. Exactly. Tapos, dagdag ko din po, wag sa aking mga kapwa katutubo, wag kayong magpadala sa mga matatamis at mabubulaklak na mga salita. Mga pangako na para kuno sa atin. Hindi yun, ano, hindi katanggap-tanggap na namatay ang isa kong pinsan dahil sa nangyaring ganun. Pinaaral, may nagtayo ng paaralan doon sa kabundukan namin na hindi naman registered sa DepEd. So, nag-graduate yung pinsan ko ng elementary to high school. Bumaba ngayon siya sa bayan para mag-college. Siyempre, pag-college ka, ano bang unang ihingin sa'yo? Yung record mo sa DepEd, Form 137, wala kang maibigay kasi nga hindi naman registered yung pangalan. Ngayon, bumalik itong pinsan ko sa kabukiran. Anong sinabi ng mga grupong nagtayo ng paaralan? Oh, di ba? Kayong mga katutubo, hindi kayo tanggap sa papa. Kaya, ayun, mag-rebuild tayo. Namatay sa gira. Bali, there's a better setup na, no? Naka-setup na. Tapos na. 26 years old, namatay siya sa gira dahil sa nagalit lang siya sa gobyerno kasi hindi siya natanggap sa college. Which is not acceptable kasi at the first place, pumasok ka sa paaralang hindi rehistrado. Yun nga. Kumbaga, ang estilo kasi ng kabilang parlor, yung mga Dilawan at yung mga Pulahan dyan, ay nanloloko talaga sila. Hindi lang nila niloloko ang mga nasa kapatagan, kundi yung mga nasa kabundukan din. Yung mga katutubo, niloloko talaga nila. Kunwari, papakita nila na may concern daw sila, na kunwari, kakalingain nila. Pero sa ang katunayan yan, ay gagamitin lang nila para sa kanilang mga interes politikal. Yes. At saka makahingi ng mga malalaking pondo sa international. Yes. Mapapadala ng mga balita, mga fake news, kunuha para makita, tapos padala. Tapos din natin alam, yung pera pala na donasyon para sa tribu, sana, yun sila pala yung pera. Hindi, yun yung pera na ginagamit para mapatay at patayin ang tunay na mga katutubo. Yes, at gagamitin din nila yung perang yun para sa kanila mga agenda na political, like pagkakampanya. Na kunyari papa photo ops, magpapakuha ng picture na kunyari concerned sa mga bata, concerned sa mga matatanda. Diba, mga kalokohan talaga, mga bugok na Dilawan na yan eh. Yan ang estilo nila eh. Ngayon buti may social media na. Kaya itong misrepresentation na ginagawa nila, dapat ilantad talaga natin eh. At ipakalat para malaman ng mga katutubo na niloloko talaga sila ng mga ibang mga sektor para sa mga layunin nila na hindi talaga para sa katutubo. Yes. Anong maipapayo natin o maisasuggest pa natin para mapalawak natin itong awareness na ito na pagwawasto sa kawalanghiyaan na ginagawa sa mga katutubo? Ako, I'm not in the position para gumawa or may mga hakbang. Pero sa sarili ko, gumawa ako ng hakbang, gumawa ako ng Sagip Katribo program.
Ito Ayan. Yung mga pagtulong ko sa aking mga kapwa, kabataang tribu. Pini-inspire ko sila sa aking mga ginagawa. Ini-educate ko sila sa tama at mali at pinapaintindi ko sa kanila kung ano ang tamang gawin para magtagumpay sa buhay. Wag tapos all about education kasi ito eh. Dahil ng mga kita ko sa pagkanta, binibili ko school supplies para sa mga bata, binibigay ko sa kanila kasi para makita nila na tribo naman ang tutulong sa kapwa tribo, hindi yung sa kabilang ano, hindi yung kabilang organisasyon na may sariling pang-interest na at darating ang araw ang katutubo naman ang tutulong sa gobyerno, hindi yung gobyerno na ang tutulong sa tribo. At yun yung gusto kong How about you, Rico? Ano masasuggest mo naman? Yeah, ako naman of course ito yung mga hakbang na nagawa ko, like totoo kasi yung sabi nila na one voice can change a big crowd as long as you don't stop talking and making that voice loud. Although wala ako sa position, like I'm not in the proper agency to do it, pero it's not an excuse naman kasi we can do this in our own little way. Like ako, sa art, visual arts and performing arts lesson ko sa high school, ito yung sinasabi ko sa kanila. We should be very sensitive. Let's always follow the basic rule. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Tama. Turn to, instead of saying, speak. There's a difference between those. There's a thin line. Instead of just viewing them, see them inside and sa kaibuturan at sa ka-bone marrowan para maintindihan sila. Listen instead of hearing what they say. Yun yun siya eh. Tapos, ito naman, itong mga advocacy ko, itong mga works ko, it's all about social responses kasi. Yung mga, itong ginagawa ko ng mga dance, drama. It's a wake-up call. And I want it to be, siguro ito, itong conversation natin, I think it's time for me na hindi na masyado ako gagamit ng mga symbolisms and representations. Kasi it can cause analysis paralysis to the viewers. Why not feed them directly what is my message unfiltered, show them what is the real score. I don't care na siguro kung may masasagasaan ako, pero I'm very grateful to my advocacy. And everyone should be aware of that. And maganda tong sinisimula natin itong sa radio show, no, dito sa Tambak, na may mga nakikinig. Eh, ito siya, itong social media talaga na platform. It's very influential. And we should take advantage of this. Nakakatuwa na meron nga tayong itong programa kasi in our own little way, kagaya na nasabi ni Rico, ay makakagawa tayo ng pagbabago. Para tayong ripples, we can create ripples lang. But then ripples can enlarge and can become waves later on, di ba? Kaya maganda ang sinimula natin to. Kasi malilimit na naman tayo ng ating oras. Pero I'm sure magkakaroon na naman tayo ng another session on this. Kahit na hindi katutubo man, let's find that time para mapag-usapan pa natin ito more deeply, ano? Itong ganito, on how we can help each other para mabigyan ng pansin talaga at matulungan yung mga katutubo. Siguro parting words na muna. Unahin natin si Tatu Aljun bago si Rico. Sige, Tatu. Maraming salamat po sa pagpapaunlak at sa panayam na ito, isang makahulugang araw at saka mahaligayang araw ng mga katutubo sa ating mga Pilipino. Naway ang inyong narinig ng mga kwento ay tunay na nangyayari sa amin, hindi lang sa aming tribu, pati na rin sa ibang katribuhan sa Pilipinas. Naway maging lesson din sa lahat ng mga nakikinig sa mga concerned parties kung ano yung gusto naming maparating at maitama. Yun lang man po. Yeah. Rico? Oh my God, ako na! Kahit hindi niyo ako nakikita, maririnig niyo ako. Okay, first, ito sasabihin ko, October is not... We are commemorating IP month during October, but we can celebrate IP days every day. Yes. Diba?
Ang ganda. Yes, and yes. Ito yung sasabihin sa mga listeners natin, in teaching, you will learn, and in learning, you will teach. So let's have this open mind. Mm-mm. But we should always consider that we cannot change anybody nor anybody's position. Mm-mm. Because we are not, because we are diverse by nature. So let's always take the premise na unity in diversity and harmonious coexistence. Oh, di ba? Ang taray, di ba? Ang ganda. Nice, thank you! May nanalo na sa 25. Oo, binanalo na. Hindi na tapat ituloy sa Baguio. Wala na, binanalo na. Sa Davao pala ginanap yung final answer. Pero wala eh. Maraming salamat sa inyong dalawa, of course kay Datu Aljun Kayawan, of course kay Rico Ronyo na ang tawag na sa akin ngayon ay attorney na lang, okay lang. Doon na pagkatapos sa ating programa, ayoko na. Another episode. Teka lang pala. Oh, bakit? Guys, para patas naman kasi nga IP Month Cultural Sensitivity, may nakalimutan tayo sa greetings kasi meron tayong Christian, meron tayong mga katutubo. No? Mm-hmm. Ito naman para sa mga Islamized group natin. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si inyong lahat, have a great day. Kompleto. Kalimutan natin sila i-greet. Oo. Hindi man natin nakapanayam ngayong araw na ito si na Princess Limpayan Sibuglas at saka sa NCCA naman si Joselito Gonzales ay hindi naman dito nagtatapos kasi magkakaroon pa tayo ng another session. Nahanap kami ni Dionsay ng tamang panahon din para maipagpatuloy natin itong ating adhikain. So yun po, maganda at nalaman natin nga yung mga problema ng mga katutubo at ito ay isang continuing event na kailangan ay tututukan natin ng pansin. Diba, Dionsay? Of course! Correct. Ayun, so tawag ba dyan? Hopefully next time, Dato Aljun Rico at si Princess Limpayan, kung nasan man siya, sana pag okay na lahat, sana live. Oo. As in face to face. Soon. Ayun, may vaccine na eh. Okay, hopefully magkasama sa'yo tayo. Live. Gusto ko mix yung Dato Aljun. Dito lang po ako sa gilid-gilid. Ah, ganun ba? Wait lang. TM is the key. Ah, ganun mo, wait. Add ko nga. Teka lang. Naiba na. Imbitahan mo sila doon sa online concert pala natin. Oh, yes. Nga pala, para po sa lahat ng mga nanonood, isang karangalan po na ihatid ng National Commission on Indigenous People ang konsertong pangkatutubo at makikilala niyo po ang lahat ng mga artist ng katutubong ng sumasayaw, ng umaawit. Kasi naniniwala kami ang katutubo ay may kay. Ay, gusto ko. Yes. I love it. Si Rico kasama rin dyan, ha? Alam ko si Rico kasama kasi tinanong ako ni Limpayen. Mm-hmm. Kukontakin ka ata, Rico. Mamaya mag-usap tayo after nitong live natin. Gusto kasi isang pahagi ka rin dito. Oo, sa katutubong kultura, isang konsyerto ng mga katutubo. Di ba? Ang bongga, no? Gusto taray. At ito ay... Ito oh ay my isang, God, the pressure ako. Ngayong... Ngayong 29 na po yun, so manood po kayo from 6 p.m. onwards. Yes, ayun. So, yun po, nako din say, 2 minutes na lang tayo, maybe 1 minute. Siguro magpaalam minute na tayo. Magpaalam ka na. Rico. Yes. Yun lang, magpaalam na si attorney. Paalam. Paalam na tayo, stay safe. Sina mo yan, oh. Ala? Nawala na ako. Narinig pa ba ako? Narinig pa. So yun. Narinig ka pa. Narinig pa naman. Muyang update sa inyong tanan. Sa salita naman namin yan. Kasi katutubo rin naman ako. So, ayun. Dionsay, nako. Ayan, bumalik ako. Ayan. Muyang hapon. sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat at sinamahan nyo kami dito sa programang ito na magpapatuloy pa kasi hindi pa naman tapos yung katutubong adikain natin. Dionsay, paalam ka. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa aming tanghali. Maraming salamat kay Dato Aljun, kay Rico, and Attorney Nick Nangit. Thank you po. Magkita-kita po tayo sa Lunes. Ako po si Dion Malano, kay Dionsay. Ang susunod po na programa, In the Heart of Business, kasama si Ms. Maru Pahati Sarne and Mr. Lito Gagni. 3 days na po bago magpasko. Kita-kita pa sa Lunes ulit. Bye!
Payo. Paalam. Bye-bye. Sa DWIZ.